40 anni, quindi. Mga pre, hi guys, ito po ang inyong Papa Rolly. Sa content na ito, ipapakita ko po sa inyo yung conversion ng steel double deck into loop bed na nirequest po ng aking anak na nag-work from home. So kailangan niya po ng mini office para sa kanyang mga gamit. Ang ginawa ko po ay una, idrenowin ko po siya para po maipakita sa kanya yung design concept, yung paano po siya gagawin, at kung magugustuhan niya, yun ang gagamitin namin na para i-estimate yung materials at para maging guide na rin sa aking paggagawa. Ang design po ay kailangan po siya ay nababaklas kasi dito ko po siya assemblein dito sa may aming garahe, pagkatapos i-assemble po siya doon sa kanyang kwarto. So ang pag-assemble gagawin ko sa garahe at pati pag-finishing, pati pintura. So ang design po na aming gagawin ay yung nababaklas kabit. Pagkatapos na aprobahan niya na yung drawing, sinabi niya sa akin na yun na yung kanyang gusto, ay ang next kong ginawa ay gumawa ako ng inestimate ko yung materials gamit yung drawing na yun. So pagkatapos ko siyang i-estimate, pumunta na ako sa hardware, pagkatapos in-order ko na yung material. So, tara guys! Simulan na natin! Yung ginamit ko na siya sa pagtat kanina doon sa dulo. Hindi ko lang naipakita sa inyo. So, ito.
hindi siya dadala. Ito ganun din. Kasi ito, sukatin din natin kung masyadong malayo ang 43. So para makasiguro tayo na hindi dadala. Ngayon, lalagyan naman natin siya ng katungan dito sa kaginit para pag sinakap natin siya, balanse siya. Siguraduhin natin ng may pagitan kasi dadaanan niya ng masinan. Lagay natin itong atin. Isog natin siya. Ito yung kakatin natin. So, dapat huwag tatama ito. Ay, hindi makapun. Dito na alis kaya huwag natin ng konti. Kung bakit ko siya nilagyan ng patungan, kasi kung mapapansin mo, dito ka na. Kung mapapansin mo, yan, para pagka kumamaya, kung mapapansin nyo, hindi sasayad yung talim. So, hindi masisira yung ano, kasi kung wala niyan, sasayad yung talim. Kaya, yung ano nyo rito, sinusukat nyo yan. Yung sukat nito ay nasa almost 4. So, yung talim natin, susukatin nyo rin to. So, nandun siya sa mga nasa 2.5. So, ibig sabihin may pagitan tayo at least minimum 1 centimeter. So, eto, kung papakita ko na sa inyo kung paano siya kakatin. So, ayan, kung mapapansin ninyo, ayan, alin lang natin yung wire para hindi, siguradong hindi siya, laging yung wire medyo nanggagaling sa likod. So, eto, kakatin na natin. Eto, sisiguraduhin yung naka-level ito, plus 90 degrees para pag-cut nyo is wala. So, gagawin muna natin. Yung sinukat, sukat ng ating cut. Yan, makikita nyo. So, sakto. Sa 40. Amen. Tapos na natin yung major cutting bago natin simulan yung ano secondary cutting. Dapat maglinis muna tayo ng lugar para laging malinis yung ating lugar. Tapos ito, siguraduhin natin na i-unplug yung ating
axial pillar, so para walang accident. So pulisan muna natin. Natapos na natin yung major cutting ng plyboard. Ngayon naman, kakatingin naman natin yung extension para sa paa. So itong 2x2 by 8 feet, hahatiin natin siya sa apat na piraso. Ayan, nalagari na natin sa apat na piraso. Susukatan naman natin yung sa 40 feet kasi ito yung magiging banggaan ng extension ng paa. Mabangga ito dun sa may kakapitaw sa inyo. Tapos yung maliit na portion, papasok pa sa loob ng frame na ito na yung dalawang nagawa ko. So ginagawa ko pa itong dalawa. Ito nilalagyan ko ng glue yung ano para dumikit. So ayan, natapos na natin i-pick up yung screw dun sa kabila. Dun naman tayo sa kabila. So guys, ang gagawin naman natin next, lagyan na natin yung pag dito sa taas. So 95, dito tayo ng 95 sa taas. Ito naman ang ating next na ikakabit. So yan guys, na-pick up na natin siya. So ang next naman na gagawin natin, ipipit naman natin dito yung ano, yung bolt dito para fix siya. Bago natin ano, ganun din dito sa kabila. Dito. Ang gagamitin natin pang butas dyan yung electric drill. Bubutasan natin siya tapos ikakabit natin yung bolt. So guys, na i-fit up na natin yung bolt, nilagay na natin shelves. Bago natin gawin yung counter dito, yan, may counter akong gagawin dyan sa lugar na yan. Ikakabit ko muna yung shelves doon. Yung shelves doon, dapat kasing taas din ito kasi doon ko connecta yung counter. Tapos lalagyan din natin to ng parang fascia na at least 100mm pa ganun. Para pag kinonekta ko yun dyan, doon ko ipifix. So guys, kakabit na natin yung shelves doon. Yun yung aking naputol. Tapos para siya ma-fit in ko, ito yung kanyang magiging top level. At ito yung kanyang bottom level. So since nag-iisa ako para ma-fit ko siya, ilagyan ko siya ng pako dun sa ilalim. Ayan guys, na i-fit up na natin yung shelves. So guys, ang next kong gagawin ay kakabit ko na yun yung shelves nito. Ito maliit lang, 300. Tapos yung soga niya, gagawin kong fascia dito kasi yung fascia ipapang support ko rin dito mamaya. Yun isang yun, lalagyan mo rin ng fascia. Para paglagay ko nitong counter dito, yun ang magiging hawakan ko, i-screw ko siya.
para maging ano rin siya yung removable. Yung natapos na natin ikabit yung removable shelves, ngayon ikakabit naman natin yung edging. Ayan, naikabit na natin yung edging. So, ngayon, pwede na natin simulan yung fascia rito, fascia dito, tsaka yung counter dyan. So, ayan, naikabit na natin yung fascia ng magkabilaan. So, ayun, na-assemble na natin yung pang-counter. Nilagyan natin siya ng frame para medyo matibay. Itong frame na to, nilagay ko to para i-sabit doon. Doon ko siya i-drill. Tapos, kabilaan siya. Tapos, itong fascia para yung sa labas parehas, tsaka ito. Kasi para hindi siya mag-bend kasi medyo mahaba ang ano niya, distansya. Tapos para sa fitting, nilagyan ko siya ng level para ito, level at saka yun. Nilagay ko yan para madali ko siyang i-fit in. So, ayan, naikabit na natin siya. Tapos papakita ko lang sa inyo yung ginawa kong pin. Ito dito, ginawa ko siyang ano, ayan, meron siyang pin. Yung materials na pin na yan, ano yan? Yung sa nasira naming furniture, kinuha ko lang yung kanyang mga gamit. So, yun na ba? Tapos, ayun din. Yun, nakapin. Para madali siyang alis. Yun, kasi nga, nakapin. Dito rin sa kabila. Ayun, nakapin siya. So, tapos na siya. I-prepare ko na siya sa pag-paint. Tapos ito, may allowance naman siya. So, mga pre, so, tapos ko na siyang gawin. Ang next naman na gagawin ko ay pipinturahan. So, sa aking paggawa ito, nagyan ko rin siya ng additional price tag. Kung mapapansin niyo, matibay na siya. Hindi na siya umuga. Hindi ko natin dati. So, ibig sabihin, pwede siya gamitin. Hindi na siya mauga. So, na-resolve natin yun ng pagka-fix. Tapos, ito, gumawa rin ako ng additional step. Sa panit. Please. Magamit. Next, nagagawin ko yung pipinturahan siya ng putik lang na enamel. Gamit ko yung poison. So, pagkatapos, pakita ko naman sa inyo pag nagtapos na siya. Kasi ang gusto nila pinturahan ko ito ng puti. Lahat siya puti ang pinturahan ko. Yan, na masilya na natin, na-touch up na ng masilya. Yung pinaklas na rin natin yung dalawang removable na hagdanan at saka yung removable na counter para i-prepare na siya sa pagpipintura. Yan ay itsura ng ating look bed nung na first coat na siya. So patutuyin lang bukas si second coat ko na yan. So yan guys, natapos na natin yung pagpipintura. Patutuyin na lang natin siya. Tapos ipipix ko na siya dun sa taas para magamit na ng aking anak. So, yan. Hi mga pre, guys, ito yung natapos na look bed conversion, sineset na namin sa kwarto. So ayun, katulad ng sinabi ko sa inyo, nadidismantle siya. So sineset na namin pagkatapos. Yung pinapanili yung video dito. Picture ang benta kalta niyo.
Hi mga pre guys, sana po nagustuhan po ninyo yung presentation ko ng paano i-convert yung steel double deck into loop bed. At kung meron po kayong comments o katanungan, please put below para po kung kaya kong sagutin, sasagutin ko po. At gusto ko lang pong ipaalam na yung aking pong ginawa ay base po sa aking nalalaman o skill. Hindi yung maari po yung iba mas magagaling kaysa sa akin, so but I salute you. Sa akin po yun lang po yung aking kakayahan sa paggawa. At kung nagustuhan po ninyo yung aking video, please i-like nyo na rin po at paki-subscribe na rin po para matulungan po ninyo ako sa aking channel. At maraming salamat po sa inyong lahat na nanood, sana po sa ating mga video pa na ilalabas. Sana po panoorin po ninyo. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Ito po ang inyong Papa Rolly. Nagsasabing maraming salamat.